Well, last vlog for the day, so tayo na yung PBA finals, no? 2-2. So kung ano yung nangyari ng game 3, nananalo yung Ginebra, ginawa naman ng TNT. Sila naman yung maraming na ipasok na 3 points. Pero meron silang ginawang defensive adjustment. So syempre ang adjustment, no, nilagay si Pringle sa starting 5. So nung natakot na naman siguro to. Nung nilagay siya sa starting 5, nanalo yung Ginebra. So ang nakikita kong problema doon is Ginebra never expected that RR Pugoy is not playing or out for the series daw dahil may fractured pinky finger, right pinky finger. So pinasok nila si Montalvo. At hulaan mo kung sino yung binabantayan ni Kim Montalvo, who is known as a defensive specialist o defensive guard, Stanley Pringle. So doon pa lang nakunti niya na si Pringle, at hindi lang yun, dahil 3 point specialist din itong si Montalvo, yun ang na-contribute niya. Plus yung sinasabi natin na ginawa ni Coach Jolas, Calvin Oftana and Jamie Malonzo. Si Oftana ang bumantay kay Jamie Malonzo. So ang nangyari is hindi naging maganda yung simula ni Jamie Malonzo. And si Sistan, winning the best player of the conference, na-contain siya by the focus of Poy Eram in the game. Nag-focus na si Poy Eram sa game. Hindi niya na iniintindi yung distraction. And hindi lang si Poy Eram ang bumantay sa kanya, bumalik na si Kelly. So sa interior, good interior, sa defensive side, dalawa na yung bumabantay kay Sistan. So mas mahihirapan na si Sistan ngayon dahil hindi lang si Eram ang bumabantay sa kanya, si Kelly Williams pa. Kung si Poy Eram is mahaba, and napipihit pa naman ni Sistan yung katawan niya, so okay lang. Pero pag si Kelly, hirap ka na nga kay Eram, mas mahihirapan ka naman dito kay Kelly kasi mas mapapagod ka rito dahil bungguan ng labanan dito. Palakasan kayo ng katawan. O dumalakas si Sistan, pero dahil nilulusutan niya si Eram, lulusot pa siya rito kay William. So mas mahirapan siya. So dalawa na yung bumabantay. And 18 points yung lamang nung Ginebra. Ay, talk and text. 18 points yung lamang ng talk and text dun first half pa lang. Kasi kahit maganda yung simula ni Brownlee, si Sistan, medyo konti malamya yung simula. Kasi tingnan nyo nung game 2, nung nanalo yung TNT. Game 2. Nung nanalo yung TNT sa game 2, Sistan scored 28 points. So lumiit yung lamang nung Ginebra. Lumiit. Lumiit nung first half. Siguro mga 13 points lang yung lamang kasi dahil kay Sistan yun. Sistan got double figures pagdating ng first half. So si ano na yun? Si Sistan, si Brownlee, tsaka si Malonzo. Nakontain si Sistan. Si Malonzo double figures. Pero yung scoring niya is hindi sunod-sunod. Hindi on a rampage or on a run. Ibig sabihin, yung scoring ni Malonzo, hindi sunod-sunod na shoot. Parang scattered o manakanaka yung puntos ni Malonzo na nagpahirap sa Ginebra. I think one of the adjustments that Tim Cohn must made is, kung sino yung ipasok niya, dapat mag-contribute offensively and defensively. Kasi defensively sa rebounds, maganda na yung ginagawa ni Mariano. Kaso yung mga rebounds ng Ginebra, yung mga nare-rebound ni Aljon Mariano, hindi na shoot.
And nakashoot na tong si Aljon Mariano ng 3-point shot. Kasi hindi mo pa naman pwedeng pilitin si Japet dahil kababalik lang. Kita mo, nagpapalit niya agad dahil ang sinabi dun sa report, fatigue daw. So, hindi pa ganun kakondisyon si Japet. Napipili, dapat niya siguro hindi siya gagamitin, pero dahil 5 fouls na si Brownlee. Ayun. Dapat yun ang maging adjustment mo. Di ba? Isa sa adjustment mo is, hindi si Brownlee ang babantay kay Jefferson dahil mas kailangan mo si Brownlee sa offense eh. Siguro pabantayan mo na kay Jefferson yun pag fourth quarter na. Ay, si Brownlee babantay kay Jefferson na best import pag fourth quarter na. Hindi na siya yung babantay kay hindi na siya yung babantay kay Jefferson the whole game. Kasi timo, ang aga-aga. Ano? Ilan na yung foul ni Brownlee? Anong third quarter, ano na, doon na susunod yung foul niya hanggang fifth foul. Buti nga, hindi naging sixth foul eh. Buti nga, hindi siya graduate. Five foul siya, so no choice si Tim Cone, iupo siya, di ba? Matagal siyang inupo. Eh, kailangan mo siya sa offense eh. No, wala namang problema sa laro ni Brownlee eh. Kaso ang problema lang is, ano siya eh, hirap din siya. Although umi-score siya, pero yung puntos niya, pahirapan. At saka mas kailangan mo si Brownlee sa laro eh. Kaya naman niya maglaro ng 48 minutes. Kaso, ano lang. Kasi yun, 5 yung foul eh. So mahirap yun. Yung isa sa main contributor mo, 5 fouls. Eh, hindi nila na-take advantage yung pagkawala ni Pugoy. Injured na nga si Pugoy. At saka, ito si Mikey Williams eh, 4-5 yung foul. So, pagbalik nito, dahil nga marami itong pong foul, pagbalik nito, miscore pa ito ng mga tatlong shoot ata. So, doon pa nadali yung Ginebra. So, ang adjustment ng kasi yun eh. Kung sino yung makakashoot sa 3 points, yun ang panalo. Yun din ang nangyari ngayon. Kasi, mas maraming na-shoot yung talk and text. Na finals record daw kung yung Ginebra maraming na shoot last game 3 pagdating ng game 4 itong katatapos lang TNT naman ang maraming na shoot pero ang kagandahan doon defensively si Oftana bumantay kay Malonzo at si Christian Stadhandinger contained so nahirapan si Sistad umiscore kasi kung si Sistad di umiscore kung matatalo yung Ginebra dikit. Tingnan nung game 2. First half dikit kung yung hine lamang ng talk and text sa Ginebra 11 points lang dahil si Christian Stahlhandinger yung bumubuhat. E na-contained 'yon. So naging 19. Oh, 'yun yung magandang ginawa ni Coach Jolas. So lahat ng ipapasok ni Jojo Lastimosa ani Team Cone dapat umiscore. At saka dapat, you know, ang isa sa strategy na nakikita ko, dapat, hayaan na lang umiscore itong si Jefferson. I-force niya na itong magbuhaya. Kasi pag pinorse mo siyang tumira ng tumira, tendency is, hindi naman niya makokontinue ng buong laro eh. Kung mainit siya ng first half, second half, medyo bababa yung scoring niya. And at saka isa pa sa factor ko, Brownlee misses point blank layups. Marami ring na-miss na shot itong si Justin Brownlee. Although, umiscore siya ng 27 points. Pero yung percentage niya, medyo yung percentage ang hindi mo ini-expect. Hindi yung dami ng puntos na na-score. Yung field goal attempts niya medyo wala dun sa expected na inaasahan mo sa isang magaling na import. Kasi ano na lang yun eh. Ang isang magagawa mo is force Brownlee to attack and then go to the free throw line. Kasi kung magmintis siya, mababawi naman niya yung sa free throw. So,
mababawi ka na yung puntos niya sa free throw, sa dalawang free throw, o sa tatlong free throw kung 3 points yun, plus pipilitin pa niyang mag-adjust ng rotation itong si Tim Cone. At saka, nung garbage time, ha, may nagko-contribute. Ito si Nudge Pinto, kailangan mag-contribute. Si Pesumal may na-contribute, kaya ang score is 116-104, 104 points yung na-score ng Ginebra kasi garbage time na si Pesumal, eh late na pinasok, may na-contribute. Tsaka yun na nga yun eh, ano, dapat magpasok kayo ng ibang player kung meron kayong fouls to give. Gamitin nyo na yung fouls to give nyo, yung ibang player yung magbibigay ng foul. Huwag yung importanteng player ang magbibigay ng foul kasi kailangan nyo sila sa laro. Kagaya si Jason David, pinasok, eh yun eh para magbigay lang ng foul. Dapat yun parate, ituloy lang. Kasi kung si Brownlee lagi magpa-foul, wala, mahihirapan kayo pag si Brownlee nakaupo ng matagal. Lalo na hirap si Sistand kasi si Sistand is pinaliligiran na. Si Malonzo, bumabantay si Octana. Si Jeremiah Gray, kailangan pumutok yan. Si Nard Spinto, pumutok. Kasi Pringle, lalo. Dapat yung puntos ng Ginebra scattered. Kung sino ipasok ni Coach Tim, or ni Tim Cone, dapat mag-contribute offensively. Kailangan pumunto sila. At saka yung rebounds, ano ba, nakakuha ng rebounds, offensive rebounds, dapat nako-convert nyo. Eh, yung mga offensive rebounds nyo, hindi nyo nasushoot. Yung TNT, pag naka-steal o naka-rebound, nangyari, 3 points. Jason Castro, nakashoot ng dalawang magkasunod, si Octana, magkasunod na 3 points din. So, hindi kayo mananalo kung mabibigay nyo yung kalaban ng open 3-point shots. So, kailangan humigpit yung depensa nyo at saka yung offense nyo. Tulungan nyo naman si Sistan. Tulungan yung si Sistan. Paano nyo matutulungan si Sistan? Umiscore kayo from the perimeter. Hindi lang sa 3 points, umiscore kayo from the mid-range. Kasi lagi yung tinitingnan yung ano eh, yung 3 points. Hindi, kailangan kayo umiscore sa perimeter. Yung ginagawa ni RHJ, yung dapat ang ginagawa ng mga ipapasok ni Tim Cone. Kasi pag umiscore kayo doon sa mid-range, bubukas yung loob, si Sistan makakascore, and then pag ibinalik sa inyo, sa 3 points open. So yun na nga, Jeremiah Gray, Nards Pinto, at saka yung iba pang ipapasok, Stanley Pringle. Kasi Pringle, yan ang factor eh. Kita nyo, hindi nag-contribute, talo. Pero pag nag-contribute yan, diba nung game 1, 11 points. Maganda yung pagpasok niya, 11 points yung nagawa niya, panalo yung Ginebra. Last game, 22 points siya, nanalo. So, ano yun eh, bigyan lang si Stanley ng kung siya pa rin yung gagamitin na first 5, dapat ano, maging maganda yung start niya, kagaya nung game 3, maganda yung start niya. And, you know, sana ma-force, sana makita ni Coach Tim Cone yun, na kung sino yung bantay ni Pringle, yun ang gagatasa niya ng foul. Okay? Kung si Montalvo yung bumabantay sa kanya, kailang atakihin ni Pringle yun. Atakihin ni Pringle yun off the dribble, o hindi yung jump shot, off the dribble. Kasi, sa galing mag-dribble nito ni Stanley, at sa napakaraming galaw nito ni Stanley, mahihirapan to si Montalvo na depensahan yun. Pag tinanggal mo si Montalvo, tatanggalin mo na rin, matatanggalan ka na ng isang problema, mawawalan sila ng isang shooter. Shooter din, isa rin kasi sa shooter itong si Montalvo, aside from being a defensive specialist. Shooter din to. You know, force Pringle to attack the basket against Montalvo.
or kung sino man yung bumabantay kay Stanley. Stanley is, should not take 3-point shots. Kung pwede niyang gamitin yung mid-range or pwede niyang atakihin yung basket, pwede. Eh, mag-dribble pa lang to si Stanley. Marami nang mahihirapan dito eh. Diba? Alam naman nating napakagaling mag-dribble at saka gumalaw nito ni Stanley. So, sa crossover pa lang nito, marami nang maiiwan at marami na siyang makukuha ng foul. Ayun lang, patakihin si Pringle. Kasi yun na yun eh. Nag-contribute si Brownlee, si Scottie, si Malonzo. Kaso, yung kay Malonzo kasi medyo hindi siya nakapagsimula ng maganda. Kasi si Malonzo, minsan first quarter pa lang, maganda na nilalaro. Hindi nangyari yun eh. Nung si Optana yung katapat. So, pag inupo mo si Pringle, dapat si Gray may makontribute na maganda. Kasi si Aljon, may nakakontribute niya sa rebound eh. Pero hindi niya kakayanin si RHJ na pag si RHJ is nasa perimeter. Wala siyang magagawa. So, yun na lang ang gawing strategy, no? Pag pinasok mo si Mariano, lagay mo siya kay RHJ, pero pa-scorein mo na lang. Huwag mo nang papasahin. Kasi pag pinapasa mo yun, delikado pa yun. Ang dami niyang papasahin eh. Bakawin niya na yung bola. Kaya mo, umiscore na siya ng 50 o 100, pero siguraduhin na wala siyang papasahin na teammates niya. Kasi pag may pinasahan ang teammates niya, si Castro, si Williams, si Mikey, si Jason Castro, Mikey Williams, may Optana ka pang papasahan. Hindi lang yun, starter mo si Aram, di ba? So, may papasahan pa siya sa loob, eh. Pwede rin umiscore to si Aram. So, dapat matanggal yun. Pa-score mo na siya ng 50, pa-score mo na siya ng madami, huwag mo na siyang papasahin. Kasi pag umiscore yan, kaka-score niya, mapapagod na yan. Advantage na sa inyo. So, yun lang po.